Hindi lamang sa isipan nagmumula ang dahilan kung bakit ang swerte ay maaaring napipigilan ka Laurel. Hindi lamang ito ang dumudumi na sa pagpigil ng pagpasok ng buenas sa iyong tahanan. Maaari din na ito ay mga negatibong bagay sa loob ng bahay na siyang refleksyon ng pighati, kamalasan at pagbagsak sa buhay. Hindi mo ito mapapansin pero ito ay may malaking epekto sa isipan, katawan at espiritu ng mga nakatira. Ito ang kadalasang mga senyales na may malas sa loob ng bahay mo. Sa video na ito, ating alamin ano ba talaga ang mga senyales na may malas sa loob ng bahay mo. Ano ang mga dapat na gawin kapag nakita mo na ang mga senyales na ito? Kung ngayon ka pa lang sa channel na ito, ay huwag kalimutang i-like at i-share ang video na ito. Mag-subscribe ka na din at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga bago pa nating mga videos. Una, nakakaramdam ka ba ng takot at hindi mo naman alam kung bakit? Parati ka bang natetensyon o nababahala pero wala namang dahilan? Parang ang bigat sa pakiramdam at parang may paparating na hindi maganda. Ito ay isang senyales na may negatibong enerhiya sa loob ng bahay mo. Pangalawa, madalas ay naaalimpungatan ka at hindi na makatulog sa gabi dahil sa mga bangungot o masasamang panaginip. Pangatlo, madalas ay may pagtatalo dahil sa mga trust issue o kawalan ng respeto sa bawat isa. Madaling magkaroon ng pagtatalo at hindi pagkakaunawaan sa loob ng bahay. Ito ay patuloy na nangyayari at walang tigil. Pang-apat, bigla ka na lamang na nakakaramdam ng takot at pakiramdam mo ay may nakatingin sa'yo. Panglima, palagi na lamang may nakakasakit o nasisira sa loob ng bahay. Palagi na lang may sakit ang isa o dalawa mong kapamilya at madalas may nababasag o hindi na gumaganang gamit sa loob ng bahay. Pang-anim, hindi ka makafocus at nawawalan ka ng gana sa pagtatrabaho. Madalas ikaw ay na-burnout sa kung ano man ang ginagawa mo. Nawawalan ka din ng motibasyon para magpatuloy na makuha ang mga layunin mo. Pang-pito, hindi maipaliwanag at hindi matukoy na pinagmumulan ng mabahong amoy. Hindi mo maintindihan kung saan ito nanggagaling o kung saan nagmumula ang hindi ka nais-nais na amoy. Dahilan para mawalan ka ng gana sa mga dapat mong gawin at upang makapag-isip ka ng maayos. Pangwalo, hirap sa pera. Hirap na magkatrabaho o di naman kaya ay laging hindi nagiging maganda ang takbo ng inuumpisahan o ginagawa mong negosyo. Parating may laging hadlang sa paggamit ng tagumpay pagdating sa pera. Malayo palagi sa paggamit ng kasaganahan sa pera. Minsan ay may mga deals na hindi natatapos at iba pang problema sa pera ay nararanasan mo. Pangsyam, hirap umunlad sa buhay. Masipag at masikap ka naman pero parang napakadamot ng pagkakataon na tadhana sa iyo. Ito ay maaaring sa negatibong enerhiya at masamang espiritu na namamahay sa tahanan na kasama mo. May maraming paraan upang makaalis sa problemang ito. Ang paglilinis at pagsasaayos sa mga bagay sa loob ng bahay ay epektibo para dito. Alisin ang mga sirang gamit at kung anumang expired o sira ay itapon na. Alamin din ang mga tamang pagkakaayos ng gamit at kung naniniwala ka sa enerhiyang dulot ng mga kristal, alamin din ang mga tamang pwesto nito sa loob ng bahay mo. Alalahanin na sa poong may kapal pa din, nagmumula ang lahat ng pagpapala, ang kasipagan at ang kabutihan sa ating kapwa kasabay ng buo mong pananalig sa may kapal. Ang siya pa rin na dapat ay manaig. Ang mga ito ay mga gabay lamang. This is Erfidel Rosario
Thank you for watching.